ating pagkababag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ninyo ang trompeta. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Tinipon niya tayo dahil mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak mo sa liwanag mong kaloob. Huwag mo pong ipahintulot na sa katiwalaan kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Si Abraham ay 100 taon nang ipanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan, si Ismael na anak ni Agar ay nakikipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar, at sila'y magiging isang bansa, yamang anak mo rin si Ismael." Kinaumagahan, ang mag-inay ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagalagalas sila sa ilan ng Berseba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng 100 metro
mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. "Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi." Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mangangaso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel iyong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Matakot sa poon, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Lapit, ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayon aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga ninguna. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa ibayo, sa lupain ng Gadinero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis, kaya't walang mga hahas dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon?"
Sa di kalayuan ay may malaking kawa ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, hayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus, humayo kayo. Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narinig po natin sa ating ebanghelyo kung paano pinalayas ni Jesus ang mga demonyo mula sa dalawang lalaki. Kung mapapansin po ninyo, nakilala ng mga demonyo, pati ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Totoo naman, kinatatakutan ng bawat demonyo ang ating Panginoon. Alam nila na ang ating Panginoong Jesus Nazareno ay ang Mesiyas at ang anak ng Diyos na kataas-taasan. At alam din naman po nating lahat na ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ay pinagkalooban ng Ama ng kapangyarihan upang ipakilala ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangangaral ng mabuting balita at paggawa ng mga himala at kababalaghan. Ang pagpapalayas po sa demonyo ay isang patunay lamang na nais ng Diyos na tayo ay lumaya mula sa ating pagkakaalipin. Uulitin ko po, ang pagpapalayas sa demonyo ay isang patunay na nais ng Diyos na tayo ay lumaya mula sa ating pagkakaalipin. Kaya nga po masasabi natin na hindi parusa ng Diyos ang mga nararanasan nating mga paghihirap at problema sa buhay. Dahil kung ito ay parusa, bakit ang Diyos mismo ang nagpapalaya sa atin? Kalimitan, ang mga paghihirap at problema ay bunga ng maraming kakulangan ng mundo na hindi naman ginusto ng Diyos noong una pang nilikha ang sanlibutan. Ngunit ang nangyayari dito ay dahil ito ay resulta ng mga sari-saring pagpapasya at pagpili mismo ng tao. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito, walang ibang hangad
at nais ang Diyos, kundi ikaw ay guminhawa at magkaroon ng kalayaan. Sa mga sandaling ito, anuman ang nagpapabigat sa iyong damdamin at anuman ang umaalipin sa iyo, nais ng Diyos na ikaw ay lumaya na. Subalit, lalaya ka lamang kung tatanggapin mo sa iyong puso ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno bilang iyong Diyos, Panginoon, Manunubos at Tagapagligtas. Lalaya ka lamang kung ikaw mismo magnanais bumitiw sa mga bagay na nagpapahirap sa iyo. Tandaan po ninyo, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, nais ng Diyos na matama mo ang kaginhawahan at kalayaan. Kaya't sa bandang huli, piliin mo siya. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Pagsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsalita si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at kumilos ng may kapangyarihang nagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng buong pananalig at sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pastol naway maging tunay na lingkod ng pagpapagaling at pagkakasundo, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga opisyal ng gobyerno naway hindi madaig ng tukso ng kapangyarihan at kayamanan, bagkos makita nila ang kasamaan ng korupsyon sa pamumuno, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang maruming espiritu na nagkalat sa ating lipunan, naway mabuwag ng kalinisan at paggalang sa dangal ng tao, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makita at madama ang mga mapagpagaling na presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga tapat na yumao, naway masyahan sa bukang liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Makapangyarihang Ama, dinadala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan at may pananalig na nagdarasal kami sa iyong tulong upang makalaya kami sa impluwensya ng kasamaan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa.
sa sumasambat, nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat, nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at puro ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kaniya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako
ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak matatag kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aming tawag at sa aking maawat mahaba. Kung may pagtangkaan, buhay kung may pagbantaan, sa iyo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak matatakot kung ako'y lagi nasa piling niya. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na July 6, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinaikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.